Sino nga ba si Kai Soto? Si Kai Soto ay ipinanganak noong May 11, 2002 sa Las Piñas, Philippines. Nagsimula siyang maglaro ng basketball nang siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Nag-aral siya sa St. Francis of Assisi College para ituloy ang kanyang primary education. Noong Marso 2019, iniwan ni Soto ang Ateneo bilang isang third-year high school student upang lumipat sa United States upang pagbutihin ang kanyang basketball career. Sa United States, nagpatuloy siya ng kanyang pag-aaral sa Miami School sa Hamilton, Ohio, habang kasabay nito ay may mga commitment din siya sa The Skill Factory at NBA G League Ignite. Nakapagtapos siya mula sa Miami School noong April 2016. Noong April 2016, sumali si Soto sa Ateneo de Manila High School sa Quezon City at sumama rin sa kanilang programa ng basketball bilang miyembro ng Ateneo Blue Eagles, na lumalaban sa Juniors Division ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Noong UAAP Season 79, 2016 hanggang 2017, pinamunuan ni Soto na may taas na 6-9 ang liga. Pagdating sa blocked shots per game, 1.5, tinanghal siyang Rookie of the Year habang nakarating ang Ateneo hanggang Final Four. Sa ikalawang season niya sa UAAP Season 80, 2017 hanggang 2018, pinamunuan ni Soto na may taas na 7-1 ang Eagles patungo sa kampyonato. Sa 3 laro ng final series, nag-average siya ng 17 points, 13 rebounds, at 6.3 blocks, na nagbigay sa kanya ng Finals MVP Award. Napili rin siya sa Mythical 5 ng season, at naging pangalawa sa MVP race. Sa huling season niya sa Ateneo UAAP, Season 81, 2018 hanggang 2019, nag-average si Soto ng 25.1 points, 13.9 rebounds, at 2.6 blocks bawat laro. Nanalo siya bilang season MVP at muli napili sa Mythical Team. Gayunpaman, hindi nadepensahan ng Ateneo ang kanilang titulo matapos matalo laban sa NSNU Bullpups. Noong November 9, 2019, inihayag ni Soto na sasali siya sa The Skill Factory, isang preparatory program na matatagpuan sa Atlanta, Georgia. Sa kanyang debut isang araw pagkatapos nito ay nagtala siya ng mga score tulad ng pagkakaroon niya ng 18 points at 12 rebounds. Subalit tinalo pa rin sila kontra IMG Academy with a score of 65-61. Noong January 21, 2020, ginawaran nga ito bilang MVP sa King Invitational Tournament, habang may average siya na 27 points, 10.6 rebounds, 4.3 blocks, and 3 assists in 3 games. Nito namang February 15, 2020, sumali siya sa Basketball Without Border Global Camp na ginanap noong NBA All-Star Weekend sa mga lungsod ng Chicago. Sa United States, kinikilala si Soto bilang isang consensus 4-star recruit ng mga pangunahing recruiting services. Siya ay na-recruit ng ilang NCAA Division 1 programs. Ipinahayag noong May 13, 2020, na sasali si Soto sa NBA G League Ignite, at hindi itutuloy ang kanyang pagiging eligible sa kolehiyo. Noong May 13, 2020, pumirma si Kai Soto sa NBA G League, at sumali sa NBA G League Ignite bilang bahagi ng bagong developmental program ng liga na nasa labas ng tradisyonal na team structure nito. Sumali ang Ignite sa season ng 2020 hanggang 2021 bilang bahagi ng tradisyonal na team structure, matapos hindi makasali ang ilang regular teams dahil sa isang kompetisyon na nilaro sa loob ng biosecure bubble. Gayunpaman, inaasahan na mawawala si Kai Soto mula sa ilang laro kasama ang Ignite, matapos niyang piliin na maglaro para sa koponan ng Pilipinas sa mga kwalipikasyon para sa FIBA Asia Cup noong 2021, dahil may mga logistical issues dahil sa paghihigpit sa pagbiyahe sanhi ng pandemya dulot ng COVID-19. Kahit nakabalik siya sa United States, inihayag ng NBA G League na nagkaroon sila ng mutual decision na hindi papayagan si Soto na bumalik kasama ang Ignite. Dahil sumali si Soto sa Ignite, hindi siya pwedeng maglaro para sa isang kolehiyo o universidad sa NCAA Division 1 Games. Iniulat din ang interest ni Overtime upang sumali ito sa kanilang basketball league, at ito ay ang Overtime Elite. Hindi rin siya eligible para magpa-draft sa NBA draft noong 2021 dahil kamakailan lang itong nagtapos sa high school, at maaring siyang magpa-draft sa taong 2022. Noong April 21, 2021, pumirma si Kai Soto ng kontrata upang maglaro para sa Adelaide 36ers ng Australian National Basketball League o NBL. Siya ay pinirmahan bilang isang special restricted player
na nangangahulugan na itinuturing siyang pareho sa mga lokal na manlalaro at hindi sakop ng limitasyon ng importation ng NBL. May guaranteed ang 2 taon ni Soto sa kanyang kontrata at may option para maglaro para sa 36ers hanggang sa 3rd taon. Noong January 30, 2022, nagdala si Kai Soto ng 12 points, 4 na rebounds, at 1 assist sa loob ng 21 minutes ng laro, sa isang biglang pagkapanalo na may score na 88-83, laban sa nagnangalang kampyon at nangungunang Melbourne United. Noong April 28, nagdeklara si Kai Soto para sa 2022 NBA Draft. Nag-ensayo siya para sa iba't ibang koponan ng NBA ngunit hindi siya napili. Pagkatapos nito, nagpalit siya ng mga agent at noong July 29, inihayag niyang babalik siya upang maglaro muli para sa Adelaide para sa 2nd taon niya dito. Noong October 28, 2022, nagtala si Kai Soto ng kanyang pinakamataas na puntos sa season na mayroong 16 points at 7 rebounds sa isang talo na may score na 99-70 laban sa New Zealand Breakers. Noong January 8, 2023, naitala niya ulit ang kanyang pinakamataas na puntos para sa season na mayroong ding 16 points, at nadagdagan pa ng 5 rebounds at 2 blocks sa isang talo na may score na 85-83 laban sa mga Breakers. Noong February 5, 2023, inihayag ni Kai Soto na siya ay aalis sa koponan at pipirma sa isang koponan sa ibang bansa. Noong February 7, 2023, pumirma si Kai Soto ng kontrata sa Hiroshima Dragonflies ng Japanese B-League. Ang kanyang kontrata ay hanggang katapusan ng season dahil plano niyang sumali sa 2023 NBA Summer League. Noong March 18, 2023, nagtala si Kai Soto ng kanyang unang double-double sa B-League. Nagkaroon siya ng 21 points at 12 rebounds sa isang panalo na may score na 90-72 laban sa Ibaraki Robots. Noong May 24, 2023, pumirma si Kai Soto ng kontrata para sa extension kasama ang koponan. Ang kontrata ay naglalaman ng isang opt-out clause kung sakali na pipirma si Kai Soto sa NBA. Noong June 23, 2023, tinanggap ni Kai Soto ang imbitasyon mula sa Orlando Magic na maglaro sa NBA Summer League. At nitong July 9, 2023, ay ang inaasahang debut ni Kai Soto ngunit ito'y hindi pinalaro. Bagamat tayong mga Pinoy ay umaasa na sana sa susunod na laban ay mabigyan si Kai ng oras para naman maipakita ang kanyang talento, kasi tingin ko naman ay nag-iba na din laro ni Kai dahil sa mga experience niya sa mga laro sa ibang bansa at sa mga training niya na nakikita natin na porsigido talaga siyang lumakas. Kaya sana talaga sa susunod na laro ay bigyan nila ito ng oras, at tandaan nyo, huwag na huwag tayo manghihila pababa ng ibang mga tao na nagsusumikap, dahil hindi natin alam ang mga pinagdadaanan nila, lalo na mga Pinoy dapat nagtutulungan at nagsusuportahan lang mga Paps, don't hate just love, salamat sa pakikinig nyo mga Paps.